So, yun, magandang mga malods. Bago tayo mag-SLP analysis paralysis. So, dahil wala man nagpapa-shoutout. So, check natin yung date today as Google. So, ang date ngayon ay Friday, February 24, 2023. So, yan, dahil wala naman nagpapa-shoutout, wala rin naman nagtatanong, no? So, dadako na tayo sa ating analysis, paralysis. So, yan. So, yan, ito ng presyo ng ating SLP ngayon. Ang presyo ng ating SLP ngayon ay nasa around 0.003270. Magkano nga ba yan sa peso? So, nasa around 0.003265 ang presyo ng ating SLP. No? So, hindi siya ng continuation kasi hindi niya na-retest ito. So, nagkaroon na ng rejection dito. So, for follow-up sana to kasi nga nahuli niya to for psychological na resistance. Kaso nga lang ang nangyari is hindi niya na-hold doon sa area na yan. So, ang nangyari, so, at least dito na-hold niya kahit papano, pero isang red candle pa rin yan. Pero let's see kung anong nangyari nung 4 hours. Yun nga. Sa may 4 hours ito, inasaan na rin na huwag babasakin kasi nga possible mag-sideways. So, ganun nga nangyari. Possible mag-sideways sa area na to sa 0.003484 hanggang dito sa 0.03203 ang ating SLP. So, yan. Dahil sunod-sunod yung red, may rejection na dito sa area na yan. May rejection, malaking rejection, tapos dalawang rejection. So, possible na balikan niya to if ever. Pero, bago niya balikan yan, huwag niya lang babasakin to. Itong 0.003237 ang ating SLP. So, yan. If ever, guys, na hindi niya ma-release yan, possible mang continuation until dito 0.00397 or else dito sa 0.0480. Pero pag yan, ito, binasag na kasabay nito 0.003220, possible ito. Magkaroon ng retest or else ito na susunod niyang re-retest sa 0.003143 ang ating SLP. So, dahil may correlation yan sa BTC, so check na rin natin yung BTC. So, sa BTC naman, ganun rin. Medyo nag-hold dito. So, parang nagkaroon lang ng leverage kasi na-retest lang ng konti dito. Parang ito yung pagka-retest niya, guys. Sa area na to, sa 23K something ang ating BTC. So, yun. Dahil hindi niya ulit na-retest to, kasi ito yung possible niyang pag-sidewaysan. Kasi ito, binasag na, no? Pero, ito, medyo ni-retest ng area na to kasi nga possible magkaroon ng sideways ang BTC natin dito sa 25k something ang BTC hanggang dito sa 23k something ang BTC. Diyan possible mag sideways or else if ever na ma-hold nyo to, kung ilang araw na magdodoji to, ito ang possible ng untugan lang, no, yung normal na untog. Pero pa nagkaroon ng parabolic na naman dito sa 25k something ang ating BTC. Pero if ever na ma-break niya to, itong area na to, ang babalikan niya dito, no? Medyo malalim. Ito pala. Medyo malalim dyan dito. Sa 22K something yung ating BTC. Pero pag sinukat natin ng Fibonacci retracement yan, saktong-sakto dito sa area na to yung ating BTC. So, napakagaling na mga sumasalo niyan, no? So, yan ang possible niyang bagsakan. So, yan. So, dahil quick update lang naman tayo, no. Balik na tayo sa ating SLP. SLP, no. So, yun lang, guys, no. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Sa mga gusto mag-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman, naliligaw ka lang dito sa akin channel at gusto mong ganitong content, Everyday Analysis Paralysis, is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit my notification bell
para lagi updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.